the mind of Christ. Okay, let's pray. Lord, salamat sa mga passages nito, Lord. We pray. Medyo malalim, Panginoon, kami, but maintindihan namin po ito, Lord, word by word, verse by verse. It's napaka-importanting mga passages nga po patungkol sa inyong wisdom at sa inyong spirito, Lord. At sa aming spirito, Lord, na nag-uusap, Panginoon, we pray na maintindihan namin ito, Lord, sa mga ligtas na, especially maliligtas, maintindihan namin ito sa mga hindi pa, Panginoon, sila pa'y kawaan yung ligtasyon po, Lord, sila. Para maintindihan po nila ang inyong kalooban sa kanila. Ay malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ligtas ka na ba, Benz? Grado ka? Ikaw, Kenneth? Ligtas ka na? Hindi pa sigurado. Ikaw, Inigo? Grado ka? Ikaw, una. Si Rain, ligtas ka na? Inanto ka pa. Ay, timing mo, meron ka bang alarm clock? Wala, yan na. So, kaya ko ba? Ano man eh? Hello. Ayan, Lana. Bira, wala pang isang taon itong ano natin. Meron sina sa mini, tinutulungan daw nila yung ano. Hindi ko alam, kaso may budget ka dapat talaga, siyempre. Pero buti nga, maisa-isa yung ano natin. Ito lang yung mixer ang di na ayos. Mga mahal pala ngayon ba, yung mga digital. Puro digital na eh. Napakamahal. Eh, maganda siguro yun. Anyway, baliwala yan kung di kayo nakikinig. Yun ang problema. Importante lang naman nakikinig kasi ito yung mga pinag-tackle natin. Ito yung importante mga prayer sa buhay natin. So, natapos po tayo last times, chapter 1. Ito na naman si Madeng, ang ingay. Okay, makinig. Paki-ano nyo kaya, pakitulungan nyo po na pagtagumpayan ang kanilang kakulitan. Huwag nyo nga. Okay. So last time, tsaka last week, ito pong 1 Corinthians, no? Ang tema nito is, sinulat yan sa church, of course, sa Corinthians, o sa Corinth. Ang napansin una natin, of course, yung introduction, maganda, kasi pinupuri yung Diyos. Pero bandang huli, doon pa rin sa bandang unahan, di ba? May mga aaway, mapataasan, babangayan. So, ganun talaga sa church eh. Hindi maganda yun, pero normal yun. Kasi nga, ang paglago naman ay hindi automatic, di ba? Iba naman, i-assume naman agad, iba rin naman yun. So, ako hindi ako nagugulat pag may makulit na bata, kasi nga, ganun ang bata. So, hinanda ako na yung sarili ko dyan, lalo yung mga teacher nyo rin, di ba? So, especially sa atin dito, sa preaching, talagang dapat walang maingay. Kasi medyo malalim yung natakil natin, bilang galang na rin sa salita ng Diyos. Amen? Okay, so huwag maingay. So, makinig lang kasi importante yung mga pag-usapan natin. So, last time, yun nga, in-address ni Paul, yung mga nag-aaway sa church. Paano? Hindi naman mga bata to, kasi tayo, pwedeng sit-sitan mo lang yung bata, di ba? Paano yung mga isip bata lang? Pero malaki na. Ang hirap. Ideal. So, ano na niya? Inano niya ng doctrine. Okay? So, last week, di ba? Nakita nyo? Alala nyo pa yung title natin last week? Christ, the power of God. Tama ba? Alala nyo pa? Ngayon naman, title natin is, nalagay ko dyan sa Facebook. Ano? Sabi ko, discerning spiritual discernment. Ano ang lalagay dyan? And the wisdom of God. Okay, pag sinabi spiritual discernment, pag sinabi discern, bago na pala yung ating ano, di ba? Napansin nyo ba yung first word dyan? Discerning word. Ano sabi nyo? Nakakaunawa, nakakakilala. Yan ang sabi sa ano eh. Ibig sabihin,
Ito yung mga bago dati, si Charlene, tsaka si Charmaine. Hindi ko maintindihan kung sino dito, nalilito ako. Pero ngayon, alam ko na. Sa tingin pa lang, ilala ko na eh. Di ba, napagkikilanlan ko na. So, paano ko nila? Hindi ko rin alam. Basta siguro sa Caracas. Kasi halos ano sila eh. Di ba, magkaedad halos. Isang taon lang ata o kulang pa. Eksaktong isang taon. O, hindi lang pwedeng ano eh. Ang hirap makilala. Pero may kilala mo pag ano nga, kahit nga yung dati meron kaming classmate kambal. As in kambal, magkamukha talaga. Paano malalaman kung sino yung isa, sino yung isa? Eh magkamukha. Ano yun? Identical twins. Paano? Pagkilala mo na sila kung paano umiting, kung paano ano, tumingin. Magkaiba pa rin yan kahit siya na identical twins. So, ganun din po yung pagkakilala sa salita ng Diyos. Paano malalaman ito yung tama at mali? Isa sa mga objection ng mga itong mga either unbeliever or mga Kristiyano din na mahina. Sabi lang, ang hirap namang doktrina, away-away na lang. Di ba lamang kung sino tama? Lahat kayo tama. Diba? Ganyan yung mga ano nila. Tapos nagsabihin, eh, inaano, pastor, inaano mo yung iglesia, eh, tsaka yung Catholic, yung ano. Pare-pareho lang naman ang Kristiyano eh. Yung iba naman, hindi, pare-pareho nga lahat ng religion, kahit ano yan eh, kahit Islam pa yan eh. So, yun yan, minsan, obviously, hindi na naintindihan, di ba? Pero may pagkakaiba, laki nga eh. So, pero depending nga sa ating maturity, hindi natin nakikilala na di-discern. Okay? May sabihin ng discern ha, discern, alam nyo na sana yan dapat kasi may natin pangalan eh. By the way, sabi ko lang palabad, natanong nga si Pastor kung ano ba yan sa sec. Bandang huli, hindi naman pala daw kailangan yun. Kailangan lang yun pag may property ka, alam mo na, i-register mo. Eh kung wala ka naman property o kaya may property ka, mga ganyan, lease. Kung hindi na natin kailangan eh. Research mo rin ba da? Pero nakikita ko parang hindi na eh. Kasi pag may naka... Pag... ha? Yung iba, pagka malaki na sila. Yun nga eh. Pag ipagbaan mo, tapos yung pangalan meron na pala sa sila. Yung problema. Sa unahan. Ayun, no? Mag-iiba ng pangalan. Oo nga, no? Patent. Patent. May gagaya ba dyan? Original na original yan eh. Hindi nga nila may isip yan eh. Hindi. Hindi. So, pag-aralan natin yan. Pero naitindihan nyo na po, ibig sabihin, discern ha. Again, sa Tagalog lang yan, pagkilala, pangunawa, malaman, parang ganun, nalalaman. Parang basic yan. Ibig sabihin ng discern, ibig sabihin napapaghiwalay mo. Kala nilang iba pareho yung pala, pag tiningnan mo ng gusto, pinag-aralan mo, hindi. Yun ang discernment na tinatawag, okay? Discernment. Parang gano'n, inikilatis. At naiintindihan mo kung ano yung pagkakaiba nila. Intindihan na? Yung title pa lang natin. So, ganito. Yun nga, kaya medyo lumalim si Paul dito kasi ang style niya, para hindi mag-away yung mga tao, tapos natin ito last week, pero balikan ko mabilis na mabilis lang. Ibig sabihin, paano tayo hindi dapat mag-away? Una, dapat kilala natin ang Panginoon. Ibig sabihin, siya yung pinaka-dakila sa lahat. Siya yung ruler at ayaw niyang nag-away tayo. Parang tatay. Magtatalo pa ba si Stephen tsaka si Peter? Kunwari, sino mas pogi sa atin? Man, nagsusuntukan ah. Mas pogi ako, mas pogi ako. Hindi ko tosan ko kayo pareho. Pareho kayong pangit eh. Pareho kayong pogi kasi anak ko kayo, di ba? Pwedeng ganun eh, di ba? So, walang kwentang bangayan yun. Pero nangyayari nga yun. Kasi nga, pag hindi, matured. Okay? So, kaya si Paul, sinasabi niya, eh, Panginoon natin, iisa lang. Ano bang pag-aawayan nyo kung naglilingkod yung isa, magaling yung isa, doon lang siya magaling. Okay? So, what? Okay? Kaya inumpisa natin sa chapter 2, kasi nga, ang pinakilala nilang leader nila, especially nagtatag ng church, si Paul. So, medyo nag-ano si Paul, nag-ano siya, throwback. Diba? Naalala nyo po ba?
Oh, ako, nung nag-soul winning ako dito, in-establish ko yung church, ano ba ginawa ko? May pagpagalingan ba ako sa iba? Sabi niya dyan, hindi nga yung aking salita nga, hindi naman maganda eh. Hindi naman kasi pagano nang talaga yung iba, no? Especially yung pag-declare ng testimony ng Diyos. Hindi ganun. So, yung papakita mo rin yung buhay mo, ito yung ginagawa mo, ganito yung past mo, ito yung current mo, no? Present, then yung future, ito yung gusto mo. Ganun lang yan, hindi yung pagaling yung magsalita. Kaya mapansin mo ito yung mga malalaking churches, ganun yan, mag-umpisa yung malaki na agad, magaling yung mga ang pinag-aralan nila yan, hindi Bible, psychology. Parang Catholic din, ganun yan eh. So, inag-aralan nila kung paano papa utuin yung mga tao. Hindi tayo ganun. Amen? Amen. Sabi niya dyan, gusto lang makilala si Jesus. Ibig sabihin nun, kumilos ang Panginoon sa atin. Hindi yung parang inuuto kayo. So, ganun din kayo. Kaya ako kayo nakikilala. Paano kayo nakikilala? Sa palagay nyo? Nitingnan ko lang sinong mahal ng Diyos. Paano ko malalaman? Alam ko ba sa inyo? Sino yung, ito, mahal niya ito yung Diyos. Ito, hindi. Ito, medyo lang. Ito, konti. Ito, dito lang to para anong bagay. Alam ko yun. Amen? Kasi tinitingnan kung gano'n nyo rin kamahal yung salita ng Diyos. Kung okay-okay lang sa inyong malit, okay lang sa inyong di umattend, okay lang sa inyong di mag-memorize, di ba? Nalalaman yan eh. Si Jesus ba yung gusto niyo talagang makilala? Si Paul, ganun. Ako, ganun. Kayo. Yan ang tanong. At pinalala niya nga yung kanyang, hindi siya magaling magsalita. Kasi daw, ito yung pinakadahilan. Sabi niyo, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So, mag-focus tayo ngayon sa wisdom of God. Ito yung sabi dito, pinagkumpara yung wisdom of men, power of God, or wisdom of God. So, paano mo malalaman yung isang matalino ay matalino talaga? At yung kanyang wisdom ay sa Diyos. Okay, kasi kung maalala nyo again, sa Acts, anong nangyari doon? Mga fisherman yan, mga taga-sunod ng Panginoon. Pero nung nagsalita sila, talaga namang hayo mga tao kasi yung demonstration of the Spirit of God, sabi namin dito. Hindi sila basta-basta. Hindi sila nagsasalita para mag-impress. Alam nyo, impress, mga bata, magpa-cute, magpa- oh, nakita nyo, magaling ako. Hindi ganun ang lingkod ng Diyos. Okay? Dine-demonstrate niya, nalalaman niya about God, at pag diniklira niya yan, talagang totoo yun. Paano yun? Yun ang anahan ngayong hapon. Okay, how be it? Hindi niyo pa rin nabanggit yan, no? Nahirap mo kaya. How be it lang. How be it. Subalit, or however, how be it, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the prince of this world, that come to naught. Okay, so, sino yung perfect dyan? Giwaiwalay nga kayo. Maingay yung bata. Wala kayong kailangang discuss sa habang nakikinig. Okay? Manig lang. Okay, so may wisdom daw na sa sanlibutan, hindi ganun yung ating pinag-uusapan. Again, nabanggit ko last time sa inyo, mga Baptist, talagang ano, simple lang eh. Bira ako nakakita ng Baptist na pinagpala ng Diyos na kaya siya magaling, pinagpala dahil magaling magsalita. Bihira. Kaya may kilala ako, sobrang galing magsalita, hindi nagpastor eh. Nilingkod lang siya, abogado. Ang ganda ng boses. Parang radio announcer. Radio, ano ba yan? Commentator. So, yung iba ganun eh, dun kinukuha. Sa ganda ng boses, sa galing ng salita, mga terms. Okay naman sana yun. Basta sakto din sa... Pero bihira ako nakakita ng ganun. Ngayon din ako nagugulat. Kaya isa yun sa mga excuse ko rin dati. Eh kasi dami ko nakita ng pastor na ganun, Baptist. Wala na ako excuse kasi yun ang sasabi nila. Na-develop na lang sila dahil sa pagsunod sa Panginoon. Then, okay na rin. Naiintindihan ka na rin namin. Basta, ganun lang. Eh sabi dyan, linaw, hindi tayo yung pagandahan ng salita lang, tapos muli nakaduktong sa pangalan natin. Diba? Kanino ka makikinig? Diba sa atin, kailangan takutin lagi. Mainig ka dun sa, again, kung may pangunawa ka din, makikinig ka sa may pangunawa.
Kaya iba, nakikinig sa kung sino-sino lang. Di ba, katulad niya, si Kibuloy. May nakikinig ba yung Kibuloy? Ang dami. Umangha ka, sabi ko, mga Sitaulo to. Sitaulo yung leader nila. Sino yung mga nakikinig sa kanya? Ano tawag mo doon? Makakawa, mga biktima, no? So yan, natawag sa atin last time yung Catholic, yung Iglesia, di ba? Mali-mali yung ano. Pero matayang sumusunod. So, huwag ka rin magulat kasi may tinatawag na wisdom of this world. Alam nila kung paano patakbuhin yan. Nanguto. Pero hindi tayo ganun. Okay, so, may, so punta tayo sa wisdom of this world. Sinabi niya dito na that come to not. Ano yung come to not? Pag sinabi not, nothing. Nagsabihin niyo, nawawala lang. Kalina ko pa nasa utak ko yung virus na yan, eh, di ba? Hindi mawala sa utak ko eh, kasi nga talagang labanan eh. So ngayon, alam niyo ba dati nung pinipredict niya, napakayabang niya mo ngayon, sabi. Kaya kailangan mag-lockdown tayo kasi madami mamatay. Kasi pinipredict nila, ganito mamatay, ganito ganyan. Walang gamot dyan, walang gamot. Paano mo nalaman? Bago nga eh. Inutuklas pa namin at mga April pa lang, sinasabi na kailangan magkaroon tayo bakuna. Yung mga marunong, may pangunawa, ba't bakuna ang... Naintindihan agad nila eh. Hindi gamutin natin. Alam na nila, kaya ngayon, dapat alam nyo na rin, kaya sinasabi ko lagi sa inyo, hindi yan, ano, hindi yan totoo. Ginawa nila yung narrative yan para mabakunahan kayo. At tuloy-tuloy. Dahil ang produkto nila, mabenta nila sa buong mundo, eh, pambihira. Sa kausap nila, gobyerno, ayaw mo man o hindi. Natindihan nyo ba yun, mga bata? Hindi pa siguro, no? Pag gumawa ako kunwari ng cellphone, sinong bibili ng cellphone? Yung gusto, titingnan lang, maganda ba to? Swak ba sa budget ko, di ba? Eh, may kompetensya yan. Ay, mas mura, pareho lang. Ah, doon ako bibili. Ikaw yung namimili, di ba? Ganun dapat, yun ang normal. Pag sa gobyerno, pag sinabi, kakausapin lang nila isa, dalawang tao, tapos lahat tayo susunod na, bibili na tayo. Eh, mamimili ka naman eh, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac. Oh, madami naman, pastor eh. Kahit na, eh, ibig sabihin, yung cellphone, di mo kailangan lahat ng tao yan, di ba? Eh, yung bakuna, kailangan daw lahat. Di, yung laki na kinita mo dun. So, yun nga. Kaya yung iba, may pangunawa, hindi maniniwala dun. Okay, so ibig sabihin mo lang nawawala. Ibig sabihin, come to not. Ibig sabihin nga, katulad niya, nung nalaman na nila na eh, pambihira, magkakaroon lang pala ng variant dito, bali, wala na yung bakuna. Ano lang yan sa wisdom nila dati? Kahit pa grabe yung R&D dyan, sa bakuna, okay, talagang magaling kayo. So what? Anong laban niya kung nag-mutate na nga yung virus? Wala na. Lagpak. Eh, nag-expire pa yun. So basically, wala nang silbi yung mga... Kaya tama lang din itang bakuna kasi wala nating silbi yun. Plus the fact nga na hindi naman tayo mamatay dyan, malaki yung chance mabuhay. Okay? So wala nang sense magpabakuna. So ganyan po yan. Ano pa yung mga alam yung wisdom of this world na dati sikat na sikat? Naisip ko lagi, lagi kasi yung sa science din nila, science to ha, science. Paniniwala nila, mapupatayin sa evolution. Ito na lang, medyo simple kasi ito, yung sa dugo daw. Okay, yung sabi nila, para gumaling yung tao, pag medyo hirap na daw, madumi yung dugo daw, ang gagawin nila, paagusin nila. Aalisan ka ng dugo, para daw gumaling ka. Yan ang sabi nila, science yan, nung panahon ni na Washington, kailan si Washington? Kailan si Washington? President, first president of the United States. Namatay yun dahil doon sa kasyong-asyongahan ng ano, mga doktor. At that time, kasi nga yun ang science dati. Bandang huli, ay mali pala. Dapat pala salinan, baligtad. Eh sabi sa Bible, life is in the blood. So pag healthy ang blood mo, buhay ka. O, nasa na yung science nila ngayon? Diba, parang baligtad. Ano pa? Anong alam nyo science? Yung itlog na lang. Classic yan eh. Paborito ko yan.
Nung mga panahon ni na daddy, ang itlog daw na ko, iwasan mo yan, konti lang dapat. Kasi ano yan, high in cholesterol. Diba? So ngayon, iniwasan ng mga tao, yung pala, mali na naman. Yung cholesterol pala, ginagawa pala ng katawan natin yun. So, tinutumbasan lang yung kung good cholesterol yung kinain mo, gagawa ng good cholesterol yung katawan mo. Ganun daw pala ngayon yun. So, ngayon, bawal pa ba ng marami itlog? Eh, wag namang 10 isang araw. Wag naman. Pero kahit hanggang 2-5, walang problema. O, nasa na yung dati nilang science? Wala na. Diba? Ano pa? In China, alam nyo bang discarte niyan? Madami, nako, problema natin, masyado tayong marami. Marami talaga sila. Anong ginawa nila? One child policy. Dapat. Eh, sobrang dami yung mga babae pinapatay. Dapat, puro lalaki. Para pag nagkagera, puro lalaki tayo lalaban. Sa gera, di ba? Wala namang gera. Ano yun? Kulang sila sa babae ngayon. Oh, anong ginawa nila ngayon? Ginawa nila, umuupa sila ng babae sa ibang bansa. Yung Japan, ganun din. Ayaw na mag-anak. Ngayon, kulang na kulang sila. Nag-iimbento sila ng robot. Ano yun? So, ngayon, mali pala tayo. So, ano pa ba? Ayan, evolution. Sabi nila is, ayan, Big Bang. Especially yung ano, yung gusto mong ano, yung yeah, yung matagal na yung Earth, millions of years. Okay, yung bawat nakita nila, nahukay ng mga ano, bawat, alam niyo yung, ubos tayo dito, dun sa, ano yung Grand Canyon, di ba? Nakita niyo dun, may mga layers of rocks and soil. Nagay niyo ba, layer, magkakapatong, parang, unang layer, pangalawa, yung unang patong daw noon, siguro mga, nating mga 2 million years. Tapos napatungan ulit. Okay. Kaya namin alam na billions of years ng Earth kasi daming patong-patong. Problema, may nahukay. May isang puno, kasi alam mo na, natabunan eh, kasi nung flood eh. Diba? Siyempre puno yun. So natabunan dun sa layers of rocks. Eh, paano naging million of years yan? Eh, isang puno nga lang yan eh. Na hindi nga nasira yung puno eh. Atindihan nyo ba? So again, bagsak na naman yung science nila. So yan, sa evolution, kesyo... So anyway, masyado na maraming example. Pero ganun lang po yung sabihin ko dyan. Ang wisdom of this world, especially pag hindi yan nakalain sa salita ng Diyos, lagpak yan. Pag sinabi ng salita ng Diyos, dapat ang lalaki ang boss sa bahay. Sinabi ng mga psychologists ngayon, na hindi, dapat pantay lang yan para maayos ang pamilya. Parehos lang. Okay? O sino mas magaling doon? Sinong tama doon? Yung mga psychologists o yung Diyos? Laging ganun. O makinig, pag nag... Hindi, basta okay lang to. Ganyan-ganyan lang ako. Hindi tama yan. Pag sinabi ng salita ng Diyos, yun na agad yun. Again, siyempre, may sarili kayo utang, siyempre, susubukan mo yan. Hindi mawawala yan, lalo mga bata. Susubukan nyo yan eh. Hindi naman nata totoo yung part na yun. Siguro ibang part, totoo yung iba, hindi. Susubukan mo yan, di ba? Bandang uli, ganun pa rin yun. Kung matalino ka, edi sundan mo na agad yung ano, isa ka makapabuti. Amen? So, yan, sige, sana na-drive ko na yun, ha? Mayroong wisdom of this world, parang magaling din. Kaya nga, wisdom din ang tawag, eh, di ba? Wise, may talino, magaling. Pero pag sa sanlibutan lang, wala sa Diyos, mawawala yan, sabi dito, nawawala, nababaliwala. Kasi, hindi siya ganun ka-wise. At ang gusto natin ngayon, dito tayo sa wisdom of God. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. So ito yung wisdom pala ng Diyos daw, para daw siya nakatago. Alam yung mystery, di ba? Hindi yung maintindihan. Pero, ni-reveal siya eh. Kasi ganito yan, kunwari, ako ay, kunwari,
Kunwari, si Stephen, anak ko, dalawa, di ba si Peter? Eh, kaso, galit ako kay Peter, kunwari lang. Kasi, loko-loko, or kunwari lang, ha? So, pwede kong gawin, ano, yung mga sasabihin ko kay Stephen, hindi ko sasabihin sa kay Peter. Ang tanong, sinong lamang ngayon? Sino lamang? Kung sino yung pinagsabihan ko? Ng mga sikreto, anak, ganito yan, ganito yan. Huwag ganyan, ganyan, di ba? So, ganun din kayo ngayon. Eh ngayon, pag nag-preach ako dito, lahat kayo naririnig nyo, di ba? Ang tanong, iniintindi nyo ba? So, yung mga umiintindi, yun ang lamang. Okay? So, ganun din dito ngayon. Nakatago yan, sabi. Pero, sabi dito, andyan na yan, sabi dito, God had ordained before the world unto our glory. So, yung mga nireceive palang wisdom ng mga Kristiyano, nireserve yun. Okay, so hindi naintindihan yung iba yun, hindi ibig sabihin nun, hindi na totoo. Ibig sabihin lang nun, tinago sa kanila, ngayon, nireveal sa mga Kristiyano. Okay, pag-usapan natin yan. So, paano yun? Mamaya yun. Pero sabi lang dito, which none of the princes, pinag-usapan rin, wisdom of God, okay? Sabi dito, which none of the princes of this world knew. Okay, pag sinabi princes sa inyo, mga magaling. Alam niyo yung mga prince, kaya yung mga, yan, mga mayor, especially yung presidente. Sa panahon natin ngayon, kahit kanino, information, di ba? Pero yung iba, hindi pa rin natin alam. Kaya nga, kung napansin nyo, matalino kayo, ha? Napansin nyo ba yung mga pinag... yung mga information na pinapamudmud sa mga... sa masa, ano napansin nyo? May silbi ba? Yung karamihan, ha? Okay, sa isang channel, channel, kung ano man yan, channel 7, ilan dyan yung talagang kapakipakinabang? Ilan? Mga percent? Bihira. Halos wala nga eh. Kung meron man, patikim lang. Sa balita, kunwari, tapos merong section dito na kayo, may matututunan tayo. Okay. Saan? Kalkulado pa yun. Pero karamihan dyan, yung mga puro kalokohan, kabastusan. Yan ang pinapamudmud nila sa inyo para yan lang alam nyo. Ganun yun. Kaya ganun din yung mga churches. Bakit konti yung ganitong churches na katulad natin na talagang puro Bible? Bakit? Kasi nasanay na yung mga tao, kukulokohan, kasi yan. Tapos pag nag-soul winning pa tayo, lolokohin pa tayo, di ba? Kasi hindi na sila sanay eh. Hindi sila sanay ng seryosong usapan, ng malalim. Okay? So kaya kahit itong mga to, yung mga princess, yung mga dapat nakakalam na information, na mahalagang information, sila yun eh. Alam nila yan, yun, yung mga, kaya nga may mga tinatawag ng spy, di ba? Alam mo yung mga spy, yung buong buhay nila, magpapanggap yun, na tagaroon sila, hindi pala. Ganun yan. Para lang malaman nila kung ano yung tinatagong sikreto ng kabilang bansa na kalaban nila. Ganun yan, spy. So, na information, napakahalaga yan. Tapos paparatingin nila dyan, ay, meron na pala sila dito, ano, ganito yung weapon nila. Pag alam mo na may weapon silang gano'n, hindi, kukontrahin mo na yon. Ano pa yung mga importanteng, ano, information? For example lang yan, yung nag-i-invest sila, di ba, sa kung ano man yan. Mga bata, di pa kasi alam yun. Kunwari lang, ito, C6 dyan. Kunwari, dati, bukid lang yan. Magkano lang per square meter yan? For example, nating 1,000. Kung alam mo, after 10 years, yung halaga nun, mayiging 50,000 na, bibili ka ba doon o hindi? May pera ka. Bibili ka doon. Kasi yung halaga ng pera mo ngayon, lalaki na. So, ano yung lamang mo sa iba? Information lang, di ba? Kung alam mo yun, may mangyayari sa'yo. So, ganun din sa, kahit saan pa yan. Ngayon, ba't hindi nila alam to? Yung kaligtasan, hindi nila alam. Hindi naman mahirap yun, di ba? Ngayon, yung mga ibang religion, ganun din. Kala nila, ligtas na siya, hindi pala. Ngayon, sabi dito, by the way, duma tayo sa mga Romans, okay? Sabi ni Paul, kung alam lang nila, of course, kung si Jesus ang anak ng Diyos, tagapagligtas, alam niya lahat. Lahat alam niya eh. Papatayin ba nila yun? Ano gagawin mo doon? Nabanggit ko rin yung mga spy, ganun din yan eh. Hindi nila pinapatay, ang gagawin nila, kukurap nila yan para kumampi sa kanila kasi maraming alam yan.
So, hindi nila papatayin yan. Gagawin nila, kukulong. Tapos, magiging double agent. Mga ganun yun. Kung alam lang nila si Jesus ang may alam ng lahat, hindi nila papatayin yun. Kaya sasabi dito, hindi nila naintindihan yun. Kaya nga nila pinatay. So, ganun din tayo. Ha? Apply ko sa atin. Yung wisdom dito, ma-accumulate nyo sa church, mag-aalang salita ng Diyos, magagamit nyo yan mamaya, bukas, next year, hanggang tumanda kayo, hanggang ganun ang wisdom na may salita ng Diyos. Ang tanong, anong gagawin nyo doon? Ha, Kenneth? Kunwari, pwede kang maging napakatalino mo, alam mo yung galaw ng galawan ng kahit mga ibang bansa. Anong gagawin mo? Gusto mo ba yun? Gusto mo yung ganang wisdom? Ayaw mo? Ikaw, Vince, gusto mo maging matalino? Ayaw mo? Ikaw, gusto mo maging matalino? Inigo? Yung alam mo yung mangyayari in the future. Alam mo yung mabuti, alam mo yung masama. Siyempre, iiwas ka sa masama. Diba? Dati, usong-uso yung ano... Ano bang uso ngayon na nasira na? Ayan, Bitcoin na yan. Ganun din. Dami na rin nalugi dyan. Ikaw, gusto mo maging matalino? Konti lang. Ikaw, Juliana. Ikaw, Yesha. Joshua, gusto mo maging matalino? Rain. Sapat lang. Ikaw, Stephen. Peter. Yung wisdom of God, tinutukoy ko, ang salin. Siyempre, ikaw, Jaja. Ikaw, Madeng. Oo ka na rin. Eh. Alam, bata pa naman ito. Si... Jasin. Ayan, di ba? Ano mo, talino, layan, layan. Patay ka. Kung ayaw maging matalino, talagang hindi ka magiging matalino. Kasi hindi mo hanapin yun eh. Eh, wala lang yan. Ikaw, matalino. Ako hindi. Okay lang. Patay ka. Talagang hindi ka magkakaroon. Tsaka nga hindi mo gusto yun kasi wala ka nun. Kaya kami saan dito, alam ko yun. Gusto nyo sa'yo, maging simpleng tao lang. Hindi tama yun. Hindi makakabuti sa inyo. Kaya ngayon, kaya pinupukpuk kuminsan nyo sa inyo yung knowledge na kailangan nyo na hindi mo alam. Kailangan mo pala, pero kailangan mo. Amen? Amen. Eto sabi dito eh, pinako nila, syunga-syunga sila, tanga-tanga sila, di ba? Kung nagpaka-humble sila, nabahagihan pa sila, katulad nga nung bandang huli, mga disciples, sila yung nagpala ng Diyos, okay? Amen. E sabi dito, but as it is written, hindi ko matapos ah. Yan, kaya pa, sige. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered the heart of man, the things of God which prepared for them that love Him. Ano sabihin nun? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa pumasok sa puso ng sino man. Ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. So may mga tao doon na mahal mo ang Diyos, pagmahal mo yung Diyos, yung iba, hindi mahal ang Diyos, walang kwenta ang church, walang kwenta ang praise, walang kwenta ang pray, walang kwenta ang Bible, ganyan-ganyan lang yan. Walang pakialam. Ano daw? Eh, pare-pareho lang tayo. Ano, eh. Inabanggit ako, nakarating sa akin sa, kailan ba yun? Kasi, nung, kasi nga, may mga sabi ko, may mga rewards yung mga, ano dito ha, mga mahal ang Diyos, laging service. Eh, pare-pareho lang naman yun eh. Kahit di tayo magiging. Ganun, di ba? Yun ang kala nyo. Ay, natuto rin kami. Ano yan? Hindi kayo pare-pareho dito. Para maintindihan nyo na hindi ganun ang Diyos. Hindi rin tayo ganun. Kaya sabi dito, sobrang ganda ng mga rewards. Hindi sinabi dito, ha? Pero sinabi lang yung mga bagay niya na hinanda. Ay, ano yun? Mga rewards yun. Yung mga mahal nila ang Diyos. Okay? Nabanggit lagi ito sa church din kasi alam niyo, sa church na, pag-usapan mo siya, pagpapala eh. Kaya sabi lang ni mga pastor, panahon na nila, di rin nila lang kung sino pagpapalain sa kanila eh. Iba, mayabang lang, iba. Yung bandang ulit, yung pinagpala, minsan yung hindi mo pinapansin.
Ganun yun. Hindi yan agad na susukat sa, ay, ito, si ano, ano na to ngayon, nagpapakanta na. Siguro, pastol to, pagpapalain to. Hindi nga lahat eh. Yung sabi ko last time sa inyo, ganun. Bandang uli, binubugbog niya asawa niya. Hindi lalong di magpapastol yun. Diba? Kasi nag-backslide eh. Hindi mo masabi. O sino to yung pagpapalain ng Diyos? Ako yung mga paparaffle natin dyan, hinandaan, September pa lang, hinandaan na namin yan. Ito, may ano dito, hinandaan na natin yan. Lahat ba kayo magkakaroon nun? No, depende nga. So yung mga hinahanda na, hinahanda ako sa mga, alam mo na, ay sa mga anak ko, studies lang nila, tsaka marami pang bagay. Pero ang Diyos, pag hinanda ka ng rewards, ang ganda nun. Amen? Amen. To the point nga na wala pa nakita. Alam mo yung kotse, maganda? Nakita na ng tao yun eh. Diba? Yung magandang music. Ganda ng music oh. Sobrang ganda. Bihira meron nun. Baliwala yun. Pangit pa yun. Hindi mo nga daw naisip kasi grabe. Grabe yung pagpapala rewards ng Panginoon. Amen? Tandaan nyo yan, kasi may kinalaman na naman dito yan. Okay. So, but God revealed them unto us by His Spirit. Ito na yung papasa ko yung ating title, second title natin is, ay una pala is discerning nga, di ba? Spiritual discernment. Paano mo nalaman? Kunwari, ito si Kenneth. Saan kaya pupunta ngayong hapon? Magba-basketball o sa church? Mag-basketball ako, siyempre, maganda. Pagod ako. Masaya, di ba? Pero kung sa church, pagkatapos ng seno, wala na yun eh. Diba? Pag sa church ka, naging matalino ka, nasa church ka ngayon, yung matututunan mo, magagamit mo sa for long time. At mag-accumulate pa yun. Hindi mangyayari yung pag-absent-absent ka. Okay, kaya sabi dito, but God has revealed them unto us. Yung iba, hindi nga nila maintindihan. Ikaw, alam mo na. Diba? Pero paano daw? By His Spirit. So, pag-aralan nga, alam yung Spirit. Okay, yung mga umati dito na matagal na, tingnan ulit natin para sa mga bago. Oh, nakita mo na ba ito, Bud? Ano to? Yan, okay. Pakita na natin sa iba. Okay? Ang mahiwagang. Kasi ano ba yun? Screenshot ba yun? Dito lang. Nakita nyo na? Sa? Wala eh. Download. Hindi rin. Iusin ko nga ito. Yan. Yeah, simple-simple, di ba? Para lang maintindihan natin. Okay. Meron ka bang katawan? Lahat tayo may katawan. Kung wala kang katawan, patay ka na. So nakikita nyo yung katawan ko, di ba? Medyo dark ba? Medyo mataba na. Yan yung body ko. Okay, pwedeng magbago, pwedeng lumakas, pwedeng manghina. Pero nasa gitna, ito yung ating kaluluwa. Okay? At tatlo yan, mayroong will, may heart or emotion, and then mind, intellect. Okay? And then yung spirit, so ito yung pinakatao. Buo yan. Pag ligtas ka, kompleto ka yan. Okay? Pag hindi ka paligtas, meron ka din yan kasi yung spirito patay. Okay? Yun ang binubuhay ng Diyos, yung spirito. Anong nga gawin yung spirito ngayon? Wala kang ano ah. Itong body, isa din nakakipag-ugnayan sa... Okay, ito yung soul, ikaw yun. Nakakausap kita ngayon, yung kaluluwa mo. Pero itong body, ito yung nakakipag-ugnayan dito sa mundo. Ngayon, mainit. Sino nainitan? Yung wind? Yung soul ba? Hindi, ang nainitan si... Yung body. Okay, nandito nyo na. Pag... sinaktan ka, tinadyakan ka, sino yung masaktan? Body. Ano pa? Pag tinukso ka, inasal ka, tapos na napighati ka, sino yun? Oh, heart emotion, kaluluwa na yun. Okay, kaya huwag yung itatouch yun. Huwag kayong manglalait para mamat, para maano yung tao, okay? So yung body, gagaling yan, okay? Depende sa sakit. Pero yun ang pag-ugnayan dito, init, lamig, ano man yan, physical blow, ito yung body. Ngayon yung spirit, ito yung nakipag-ugnayan sa Diyos.
Hindi na ipag-ugnayan dito. Ang basta ikaw buo ka dito. Kung gusto mong kausapin ng Diyos, gagamitin mo 'yung espiritu mo. Espiritu mo makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga 'yung mga hindi ligtas, walang espiritu, patay, hindi makipag-ugnayan sa Diyos. Tandaan niyo 'to, ha. So 'yun 'yon. Punta tayo dito. Kaya 'yung pagkakasalan natin, sabi dito, God has revealed them unto us, 'yung wisdom ng Diyos. Paano tayo nakipag-ugnayan sa Diyos? Sa ating espiritu. For the Spirit searcheth all things. Okay, so sino dito ang, alam niyo yung Google? Alam niyo na ba yung Google? Ang galing niyan, di ba? Ano nalaman ng Google yun? Naka-expose kayo sa public. Pero kung hindi in-expose sa public, wala rin yun. Ginagawa nila, kinukuha lang nila random. Kaya pag nag-search ka dyan, di naman laging tama, eh, di ba? Kinuha lang nila yun, ikaw din yung mag-interpret kung tama ba yun. Ngayon, yung Espiritu daw ng Diyos, kaya ito maganda, pinapakinggan ang salita ng Diyos, maintindihan mo kung sino ka. Kasi yung salita ng Diyos, yan yung mag-reveal kung sino ka ba. Matino ka ba? Kala mo matino ka, hindi pala. Kaya nga, pag nag-soul winning tayo, gamit natin salita ng Diyos. Hindi si psychology. Okay? Itong Espiritu ng Diyos, bubuhayin yung Espiritu nila kung maliligtas sila. Pero still, ngayon tayo, pagligtas na tayo, paano tayo natututo? Espiritu ng Diyos. Ganun po yan. So, ito, yay, the deep things of God. Diba? Alam nyo mo yung deep? Mahirap, hukayan, diba? Kaya nga sasabihin, mayroong ang tindi ng hugot mo. Ano yung sabihin nun? Malalim. Yung sabihin ko na, may sinabi siya, pero hindi naman may kinalaman sa, alam mo na, sa ibang bagay na alam na agad natin. Hindi. Pag lalim ang hugot nun, talagang, ano siya sabi nito? Diba? Malalaman mo lang pag tinanong mo na. But especially itong mga bagay na sa Diyos. Diba? Malalaman mo ba yon? Basta-basta? Hindi basta-basta. Okay? So, yan. Sino malalim na tao dito? Yung di mo maintindihan? Wala. Yan. So, gusto nyo maintindihan ng Diyos? Eh, basahin niyo yung Bible. Saka, alamin mo, okay? For what man knoweth, pag sinabing what man sa Bible, ibig sabihin lang niya sino, ha? Who? For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Kaya, nakita ko na sa inyo yung graph, di ba? Yung, ano, yung man, spirit, body. Kaya sabi lang dito, walang makakilala sa'yo kung hindi yung spirito mo, kundi yung spirito ng Diyos. Okay? Yun lang yun. Kaya nga, pag hindi ka ligtas, ang hirap mong kausapin, hindi mo maintindihan, dapat mong gawin. Ba't kaya lagi yun, dapat suggest, hindi ko maintindihan. Pero yung mga talagang ligtas, alam nila yun. Ngayon, yung iba, nagre-resist din. Pero still, kung hindi ka ligtas, lalong hindi mo maintindihan yan. Amen? Kaya kung ligtas ka na sana, naintindihan yun, bakit lagi kayo nasa church. Amen? So yeah, so may spirito ang tao, may spirito ang Diyos, ginaaral mo yung salita ng Diyos, lalo mo na ikilala yung sarili mo kasi kinikilala ka ng Diyos, kinikilatis ka ng Diyos, tinatanong mo yung Diyos. Okay? Now, we have received not the spirit of the world, but the spirit of which is of God, that we might know the things that are freely given to us by God. So, ano yung freely things that are given to us? Knowledge yan. Okay? So, iba pa yung blessing na physical, pero may gusto kang malaman, tanong mo sa Diyos. Kasabihin ba ng Diyos? Depende sa ano. Kung gusto mo, kunwari, gusto mo maintindihan yung buong Bible, isang araw, Lord, bigay mo sa akin ang pangunawa. Maintindihan ko lahat ito. Okay, sige, basahin mo. Una. Alam, makinig ka dyan. Submit ka sa authority. Hindi lang yan isang araw, isang taon. Okay? Kaya sabi dyan, may ibang spirito din, yung sanlibutan. Huwag ka dun. Dito ka spirito ng Diyos. Pag yung sinasabi ng Diyos, ito, dito ka lang lagi. Pag yung spirito ng sanlibutan, sa iba ka niyang darating, dadalin. Okay? Kaya yung mga ibang churches, kaya pinag-aaral natin mga false teaching, di ba? Dito rin sila eh. Yung ginagamit nilang method, ganun din, sa sanlibutan din. Kaya alam mo, hindi sila sa Diyos kasi ang gamit nila, hindi sa Diyos. Pero pag gamit nilang methodology sa Diyos, ito, hindi pa ata talaga ligtas itong mga ito eh.
Kanina pa sinasabi yan eh. May gustong makinig doon, may gustong makinig. Diba? Hindi mo ba naintindihan sinasabi ko? Hmm. Ngayon, yung mga, yun ang maganda dun eh, binigay sa atin ng Diyos at libre. Kasi nga, una, ligtas ka. Pangalawa, yun, yung pag-ugnayan ka sa Diyos. Kung hindi ka nakipag-ugnayan, wala rin yun. Well, totoong ligtas ka, hindi, tapos hindi ka nakipag-usap sa Diyos, matututo ka ba nun? O, ito yung isasabihin lagi sa inyo dito. Ito, libro ko, may mga kwento dito, may mga aral. So, matuto, basahin mo. O, yun ang sinabi sa'yo ng Diyos. Gagawin mo ba yun? Depende sa'yo. Pero dapat, oo. Kaya pag hindi mo ginawa yun, mabagal ang paglago hanggang wala. Even worse. Pag tinamad ka sa Lord Jesus, lalo kang mapahamak. Ayan, okay? So, which things also we speak, not in the words which man's wisdom. Inulit lang niya, ha? Isasabi niya kaninang spirit of this world, ito yung mga words of man's wisdom teacher. Yun lang din yun. Kasi sabi niya, sino papakinggan mo ngayon? So, another clue na naman, bukod sa Bible, bukod sa preaching, sabi dito, ang Holy Ghost ang nagtuturo. Okay? Comparing spiritual things with spiritual. So, ito pong mga, yung mga preacher na, mga false teacher din, tsaka yung mga ligtas naman, pero karnal, makikita mo kung paano sila gumamit ng Bible, magturo, malalaman mong mali pag, ano, ang ginamit na nilang logic sa sanlibutan. Okay? For example nga, katulad nung nabanggit ko rin na, sino bang magandang mag-lead sa bahay, babae o lalaki? Karamihan niya yun, sasabihin nila dyan, dapat pareho yan, pantayan, lalaki babae. Kahit sinasabi ng salita ng Diyos, baliktad, ay hindi naman baliktad, pero dapat yung patay ang ruler. Okay? Hindi ko maintindihan, dapat patas eh, kasi pareho lang naman silang ganyan eh. Yan, yun ang sanlibutan, yun ang wisdom of this world. Patas-patas, pero sabi sa Bible, ang lalaki. Ay hindi ko maintindihan eh, dito ka na lang. Hindi ka mapapabuti doon at hindi mo maintindihan yun, lalo. Pag nagkaloko-loko na, ba't kaya tayo nagkaloko-loko? Ano kayong nagpap... Hindi ka sumunod sa Diyos eh. Ganun yun. At pag sinabing comparing spiritual things with spiritual things, yung dapat mong, again, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, saan mo ikukumpara? Ano illustration natin? At tulad ako, meron din ako illustration sa sanlibutan, pero ultimately dito. Diba, lagi sino yung mga character? Yung ginawa niya, doon lagi natin i-compare. Kasi spiritual yun, nasa Bible yun. Amen? Kaya ito na, second to the last. Hindi, third. Kailangan natin tumatouch eh. Ito yung dati kong abisado ko na, hindi ko lang kung nasaan. Kaya sabi dito, but the natural man, sino yung natural man? Ito yung mga hindi paligtas. Okay? Hindi naman masama ang natural man, kaso natural. Ibig sabihin, hindi niya maintindihan yung dapat niya maintindihan. So, hindi tayo dapat ganun. Dapat tayo maging parang supernatural. Pwedeng sabihan ganun. Magligtas ka na, hindi ka na katulad ng kahit sinong tao lang dyan. Hindi tayo ganyan. Magligtas ka, kakaiba ka. Naka ng Diyos eh. Kaya ngayon, sabi natin, mag-solving tayo, alam agad natin, ito, hindi ito anak ng Diyos. Hindi niya naitindihan yung Bible eh. Hindi niya nga hinahanap eh. Amen? So, kaya kung ligtas na kayo, sana hanapin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, sabi dito, eh, ba't hindi nila naintindihan? Kasi nga, sabi dyan, they are foolishness unto him. Kunwari, yung church sa inyo, kalokohan lang yun. Pupunta ka ba dito? Ngayon, nag-soul winning tayo. Ay, i-share namin sila. Kalokohan yan eh. Hindi kita papakinggan, di ba? Ganun sila. Kaya lalong hindi nila maintindihan ito. Pero yung mga nagpakababa sa Diyos, ay, oh, sige nga, alam ko naman na ako hindi ko alam yung mga yan eh. Sige, makikinig ako sa iyo. Yun. Paraan para maintindihan mo yung mga bagay na yan. At pag ikaw'y naligtas, talaga maintindihan mo lahat dyan. Okay, kaya sabi dyan, neither can he know him because they are spiritually discerned. Ang spirit ang nagdi-discern, ang kumikilatis, nagkikilala. Ang spirit, kaya kung wala kang spirit ng Diyos, natural man, hindi ka paligtas, hindi mo maintindihan. Okay? Tandaan nyo po yan. Kaya pag ikaw, pastor, hindi kita maintindihan, ligtas ka na ba? Kung hindi ka paligtas, sabi mo sa akin, i-share lang kita. Amen? But he that is spiritual, ito na yung kabaligtaran, ito yung mga ligtas, may spirit siya, sabi dito, judgeth all things. Diba? Pansinin nyo yung mga ibang tao, pag sinabi nilang, oh, pag-usapan natin yung Bible na, ayoko niyan, hindi ko tinatouch yan, eh. Ayoko pag-usapan yan. Yung politika lang gusto ko, eh tayo, pwede natin itouch lahat.
lahat ng subject, pero syempre, hindi tayo mag-duel sa isang subject na medyo walang kwenta, di ba? Pero lahat yan, pwede natin touch yan. Sa illustration yun, basta lahat yan, natatouch natin, di ba? Pag-usapan natin yung kailangan. Wala tayong iwasan dyan, kasalanan man yan. Ano ba? Kasi judge natin lang, isipin, iisipin natin at husga natin, ito, masama, mabuti, masama, mabuti, masama. Eh, ibang pastor nga, ayaw nang pag-usapan yung ibang ano, yan, yan, end time. Saan ang ganyan pag-usapan? Calvinist, saan ang ganyan pag-usapan? Sumunta lang yung mga importanteng topic. Amen? So, yan ha. So, judge. Pwede dapat tayo mag-judge, pero tama dapat. Yet, at maganda rin, sabi, yet he himself is judge of no man. Paano nangyari yun? Ibig sabihin lang noon, hindi ka na kailangang husga ng tao kasi inusga mo na yung sarili mo eh. For example lang, oh, may pera ako. Saan ko gagastasin yung pera ko? Pwede ba sabihin ni Rain, Pasto, bakit mo ginastas yan dyan? Bakit hindi dito? Anong pakialam mo doon? Ako na nga yung nag-isip eh kung paano saan ko ilalagay ito, di ba? Inalam ko yung tama at mali, ano yung kalabisan, hindi. So, pag ginawa ko yun, wala nang pakialam ibang tao doon. Yun ang sasabi ko dito. Ngayon, kayo lahat ng mga bata, lahat kayo pag laki nilaki nyo, adults na kayo, wala na may kialam sa inyo. Ang tanong, hinusga nyo may sarili nyo. Tama ba yung paghusga nyo? Ito ba yung ginamit nyo? Na standard para husgan yung tama at mali sa buhay nyo. Depende sa inyo yan. Ito yung pinaka-finale natin. Pansinin nyo, pinag-usapan kanina is wisdom of God. And then, spiritual things, pansinin nyo yung huli. For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? So, sino daw nakakalaman sa alam ng Diyos? Parang mali yung sinabi ng Diyos, ha? Sinong may ganun bang tao na pwede sabihin, binasa niya yung salita ng Diyos, ay, mali ito, ito, mali, may gumagawa nun. Pero mali yun, sila ang mali. Hindi mo pwedeng instruct ang Diyos na mali ka, Lord, kasi hindi mo nga siya naintindihan, eh. Ni hindi ka makapagsabi ng mali yan, naintindihan mo ba siya? Diba? Sino magaling sa mat dito? Tapos, nakakatawa, nakakwento ko last time sa inyo, diba? Kwento ko na lang mabilis. Kasi may kilala akong engineering din kami, no? Pareho kami engineering, eh. Hindi naman siya nagyayabang. Pero bumili kami ng burger. Okay? Eh, yung araw na yun, ang dami na, kasi yung kaibigan ko dating yun, hindi kami nag-uutangan. Gusto namin lahat, ano, transparent. Nilibre mo kanina ng ganyang halaga, dapat ganito naman ngayon. Ikaw naman. O sige, ganyan kami. So, nung bandang hapon, ha, dami na namin utangan, balikan ng pera, kumain kami ng burger dyan. Sabi na ba? So, di siyempre, sinuklihan ulit kami ng ano, burger. So, nag-usap kami. O, magkano ng, ano, utang ko sa'yo, tsaka, ano, nag-compute code kami, buong araw kasi yun. Sabi nung nag-burger, sir, ano lang, ganyan lang. Ang hina niyo naman, sir, eh. Nag-gets niyo ba? Nakita niyo, hindi niyo na nag-gets. Ibig sabihin, ang iniisip niya, naintindihan niya kami, pero hindi pala. Ang kinukumpute namin, yung aming buong araw na at marunong kami sa mat, di ba? Pero kala niya hindi. So nakita niyo yun. So medyo, eh nagtatawa nang kami nung, siyempre, ano namin pahiya yung babae. Pero but, tato, hindi naman niya naintindihan. Babalad maro, hindi naman naintindihan, di ba? Kasi ganun tayo eh. Pag nakita mo lang itong mga critics, Bible critics, ganun yan eh. Ay, mali yan. Hindi naman yan intindihan. Amen? So, kaya kayo, huwag kayong mayabang. Pag may, hindi kayo naintindihan, huwag kayo kayong magusga. Kaya sabi dito, sino ba ang nakalaman, nakaalam ng wisdom, yung sasabi kanina, wisdom, ngayon, mind of the Lord naman. O, syempre, ang mind niya, puro ng wisdom. Amen? Wala. Walang pwede mong pakialam sa Diyos. Kaso, sabi dito, but we have the mind of Christ. Ano yung sabihin ngayon nun? Sila hindi nila maintindihan ng Diyos. Ang wisdom nila, andito, yung Diyos dito. Pero sabi nito, we have the mind of Christ. Nakita niyo yung contrast doon? Sila hindi nila maintindihan, pero tayo naintindihan natin. Kung naintindihan natin, again, kung ligtas ka, at least meron kang, may naintindihan ka dyan, katulad niyo yung church lang, ay, hindi mo natatanong yan. Ba't kaya kailangan mag-church? Kailangan magbasa ng Bible? Hindi mo tatanungin yan. Kasi, maaaring hindi mo pa alam lahat ng alam ng Diyos, pero naka-align ka sa Kanya. And then yun, naka-align ka sa Kanya. Kaya sinong gusto mong maka
laman ng iniisip ng Diyos. Sino? Taas kamay. Oh, the same people. Oh, ikaw. Okay, taas ka lang eh. Lahat tayo dapat kasi maganda yun eh. Alam niya lahat eh. Alam niya mabuti. Alam niya masama. Pag alam mo yung masama, iwasan mo yun. Kaya pag sinabi sa Bible, masama yung mga bakla na yan. Madumi ang utak niya, madumi ang katawan niya. Ako, ikaw, ayoko dyan. Hindi mo ipagkaibigan dyan. Amen? Sinabi ng Diyos, eh, sinisira ko yung bahay nila eh. Patay na nga sila, kinisira ko yung bahay nila eh. Kasi ka, pagtatanggol mo pa yung bakla, eh, ganun. Hindi mo alam yung wisdom ng Diyos. Amen? Amen. So, ano pa? Yung mga example natin ngayon. Ganun din yung vaccine na yan. Alam nyo ba yan? Galing yan sa kung ano-anong namatay na katawan ng baby, saka ng unggoy. Kung saan inuha yan eh. Itutulog mo sarili mo. Yung sabi ng expert. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ha? Can anyone bring cleanness to an unclean thing? Sabi? Madumi yan, pwede mo bang gawing malinis yan? Uhugasan ko po ng sabon. Eh, yung sabon, pwede makapagpaano yan eh. Makapagpadumi, alam nyo ba yun? Hmm. Ang nakapaglinis talaga yan, sinabon mo, tubig. Yun talaga, nakapaglinis yun. Kasi ibang tubig nga, marumi rin. Anyway, so pero yung vaccine na yan, tinasok ko lang ulit ha, kasi nga, nakakasar na eh. So, kaya yun ang dahilan kung di ako papaganyan. Sabi ng salita ng Diyos, walang malinis na bagay na lalabas sa maruming bagay. So, hindi ko papaturok. So, saan magtitiwala? Sana sa Diyos. Amen? Amen. Okay, doon muna tayo. Natapos natin. Next week, sana natuto tayo. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming pag-aralan, Panginoon. We pray na apply namin ito. Mabilis lang natin nakakal. Napakalalim, Panginoon. Nawa, yung spirito, yung wisdom, yung inyong utak, pag-iisip, Panginoon. Ito yung desire namin. Paano kami magkakaroon yan din. At therefore, ganun din po yung gagawin namin. Ang puperso namin, yung inyong kalooban. Kasi yung inyong utak ay nasa amin na rin, Panginoon. So, I pray na mga bata, Lord, sa bata pa sila, sila lumaki, Panginoon, sa pagkakaunawa ng salita at kalooban na apply nyo sa sarili, maglingkod sila sa inyo, Panginoon, for more wisdom, Lord, and blessings, Panginoon. Malulati, in Jesus' name we pray.